battle. If they know that we would calculate the loss, we would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Listen as we jettison beyond your senses. Heavens to Murgatroyd, we deploy the blessings. The best things in life will lead investments. Rest your tired eyes to realize that these suggestions become as ill advised. At the moment of truth, it's absolutely necessary when in search for your roots. We make moves. Yo, flip top, puerta pa lang tong 2. Nandito pa rin sa B-side. At malaking shoutouts sa lahat na sumuporta live, sa lahat na nagtiis, sa lahat na dumating alas 6 kanina pa. Napakahaba ng pila. Grabe yung event natin ngayon. Flip top, pag-iay para sa parting lalaban. Isa buhay 2015 ang laban. Bago tayo magsimula, katulad ng huling event, kapag sinabi ko, para sa mga late MC, sabihin nyo, fuck you. Sa mga MC na na-late, fuck you! Sa kanan ko, representing Tondo, mag-ingay para ay pistolero! Basko ay dalawang money. Tawagin mo ang tupa. Mga banag kahit panitsak. Nagdudugo ang utak. Nagtitigas-tigas ang pinalambot ko parang bulak. Mga banag na basura ay hinalo ko sa bura. Pistolero, Ash Music, Dilubyong Anghel, J. McQuar, Getuhud, One Love, 3GS, All Star, R&R, Pain and Armor, Swaga in Style, Vibe, Much Love and Respect, Underground Clothing, FNCC Soldiers, Yukon Wolves, Team XD, Batang Umabon, Matic Boys, Cueva ni Camote, Coral Tag, Cyberpunk, Toto Barber, siya, Bata Parain, sa Bata Osorio, tsaka Batang Eskinita, Time! May kulang pa eh! Sa kaliwa, galing pang Kabanatuan City para sa inyo. Mag-ingay para kay Romano. Anghel na sinilang nasa impyerno dinala. Tada ng mapagbiro ay di na nakakatawa. Kumpara noon ngayon iba na talaga. Walong taong edad na mulat na gasera ang liwanag. Dumilim mula ng ilaw ng tahanan ko'y nabasa. Yow! Romano Raps Ka Music 3GS putang ina. Shoutout kay Kuya Ninoy, kay Kuya Edward, kay Kuya Norgen, Ati Danag, Saluti, kay Connection, Underground Clothing, Beaver Clothing, Mark Beats, Master Pao, Bok, The Works, Gine, Ginray Chico, Demi Lil Pimia, at kay Johanna Gay Dalili. Time! Nanalo si Romano ng coin toss, pinili niya mauna si Pistolero. Alam niyo na, malakas yung laban na to. Unang dalawang minuto dapat kay Pistolero, pakinggan natin sa buhay 2015. Yo! Palakpakan naman muna tayo dyan, oh. Isang bayaw ko na naman ang kalaban. Pero sa pagkakataong to, wala munang awa, parang entablado ay aking wasakin. Wala akong pake. Kahit yung kaharap ko pa ngayon ay tumalo sa akin. Kasi hindi naman nangangahulugan na dahil dyan pwede mo na akong hamakin. Kaya nga ako nandito para ibalik ko kung ano yung dapat na para sa akin. Kasi kung titignan natin, tinalo nga ako ni M-Site. At alam ko sa sarili ko na si M-Site tinalo mo. Pero sa labang to, tatalunin din kita parang logo ng 3GS. Ako yung huling linya ng triangulo. Kaya ilabas mo na lahat ng mga bara mong mabigat, Mr. Romano Trinidad. Yung tangka mo na ako'y masilat, hindi angkop sa iyong abilidad. Gusto mong itrato kitang mabigat? Pwes talunin mo ko sa ating duelo. Pero kaya kitang patawben, hindi ko na kailangan pang bumuelo. Alam kong bilang 3GS, magiting naman dirigma ka rin. Pero nakakalimot ka na sibat at pananggalang lang ang dala ng Romano. Kaya paano kang uubra sa pistolero? Gago, di ka mabigat. Baliwala sa akin lahat ng kaya mo, gago. Mistulan kan sa bungerong bigo sa derby. Uuwi kang may dalang talo. Iba ang pinasukan mong dimensyon. Kaya tong si Christian, papatayin itong Roman? No! Masyado ka pang Romano. Kaya kay Pistolero, Mano! Ba't ganyan ka gumalawa? Para kumwara yung datingan mo halang? Bakit? Matapang ka ba talaga? O baka naman ang dadarag ka lang. Nag-aamon pa ng suntukan, umaastang tarantado sa mismong harap mo pa, Anigma? Para saan? Para makukuha ka ng respeto sa liga? Nag-aamon pa ng suntukan, alam mo ba ang sarap mong paulan ng double jab hook? May kasama bang umiikot na siko? Katapat mo yung technical na street fighter, pinag-alon dyan, Jones at Kimbo. Kaya magamon ka ng suntukan na malaman mo yung pinakamalaking pagkakamali mo. Iiwanan kung puro tanto siya mukha mo pagkatapos mo sa akin, Bumingo. Kasi isa ka rin sa mga tinutulig sa among mababaw. Tumigil ka na sa pagrarap mo. Ano ngayon kung may black magic dragon, dragon slayer yung kaharap mo? Pilitin mo man ako mapatumba, iiwanan ko pa rin na wasak
to. Pilitin mo man ako mapatumba, patay ka. Kasi ikaw ang babagsakan ko. Kasi puro yabang, puro lait, puro pandadamay, nak ng puta, nakakabobo. Sadya makabago lang yung delivery sa pandinay, kaya ang lakas mong makaloko. Pwes totoy, kaya kitang kitilin at sa ulo mo no need pang maglagay ng patong. Patunay lang na pati si alias Pogi luluhod pag ang sumenyas na si Asyong. Ay, munang banat! Romano, bahigan natin! Gang! Tangi na mo! Dami mong sinabi, hayop ka! Sa isa buhay sa akin pa lang, hindi ka makakalampas! May damit ka pa sa batok, mukha ka ang konduktor ng bus! Tratado ka ba? Pagtapos na to, wala na sa'yo magiging tao sa ludo! Nakita niyo naman, di ba? Si Lupin wanted! Ikaw yung wanted na balanggut ang patong sa ulo! Tarantado ka ba, hayop ka? Para kang bakla na sa battle na pasubo! Lahat ng nalit, pinakyo, pero yung dalire, sa'yo lang nakaturo! Pistolero! Siguro naman, kilala mo ako. Kilala kita! Magkakilala tayo. Tama ba ako? Putang ina, Kingpin! Asyong Salonga! Sa tundo, kahit walang atraso, pag nambugbog ka, nilalahat mo. Kahit seven footers, sinasapak mo. Oh, hindi ka duwag. Hindi ka namin pwede malitin. Kasi kahit malaki, inaharap mo. Sabi ko, oh, hindi ka duwag. Hindi ka namin pwede malitin kasi malaki ang inaharap mo. Kaya, hoy! Totonggan! Huwag ka masyado mayabang ha, walang naiinggit sa'yo. Meron daw siyang BMW eh. Oh, BMW kasi bilbil mo, walo. Tangin na nyo, magtingin na kayong dalawa. Ares kayong munggo. At sa liga, pag lumaruto, salain ang braso. Pag bumangga, kahit tatlong tao, hindi kahit tapatan to. Kung naging PBA player ka, malamang inebra ka. Kasi bilog na bilog yung katawan mo. Hindi mo haip ka. Pakataba mo. Mataba ka pa sa daddy mo. Mahilig ka pa mag-body fit. Hindi naman fit yung body mo. Hoy! Nagseseryoso pa po tayo niya at magpatawa ngayon. Ano? Otang-uto rin kayo, ano? Yung ganda! At mapuna ko lang, mga tol. Di ba yung pistol, pag kinalabit, pumuputok na? O etong pistol, ilang beses ko na kinakalabit, pumuputok ba? Hindi, di ba? Alam niyo, ano pinag-aiba? Yung pistol, pag kinalabit, pumuputok. Etong si pistol, pag kinalabit, pumipiyok. At kung ayaw doon ang pumipiyok, sa singing contest daw sumali. Ikaw, sintunado ka na mag-rap sa battle, pumipiyok ka pa palagi. Kaya sindulas man na to si Lupin at Palos, hindi magagawang lumusot. Mga may istilong bunok, si Maki, M-Site, Pistolero, sila ang totoong 3GS. Tatlong gagong supot! Tangin na mo supot! Wala nang bala madadapa. Kaya patutok na lang yung mic ka. Wala nang bala madadapa. Mad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 
taong to ngayon, nagbabababagang babababarat at tatatamas sa'yo yun. Tada din nabababalat at tatatababububububulag ta ka ngayon. Pinapakita mo kasi puro kagunggungan. Lagi lang nagmamagaling to. Kaya walang kinakapuntahan yung mga pinaparating mo. Nakikipagkumpetensya ka sa rebat. Ano ka alam sa estilo mo? Pang rebatal din. Kung si Delor, rebatal king, eh ano ka? Rebatal queen. Rebatal queen? Ayop, galing. Idol, sa'yo na lang to. Pakakyo ka, Bonjing!
At sa mga nagsasabing, luto yung huli kong laban. Oh, luto. Nakita nyo naman sa mga bitaw yun. Isip namin parehong naglalakbay pero magkaiba ng direksyon. Kaya tinanggap ko lahat ng iba't ibang negatibong opinyon. Oh, tama kayo, yung laban ko sa kanya, luto. Luto kasi wala akong binitawang hilaw doon. Pinairal ko, hindi talas ng pag-iisip. Hindi ko siya minaliit, pero yung dibdib niya, puno ng galit to. Naramdaman niya bawat sakit kasi sa laban namin, puso yung ginamit ko. Sigurado kada bitaw ko ngayon, di na malabong masaktan to. Palpak sa entablado, tiyak ang bagsak mo. Yung sasabihin ko sa'yo, baka di mo matanggap to. Patira-tira ka pa, samantalang laban namin ni Sight, isa ka lang sa mga tagapalakpak ko. O diba, totoo yan, men? Pero lahat ng sinabi kong tuwid, pilit niyang babaluktutin. Kaya nga mahilig ka magbalik kasi lahat ng sinasabi sa'yo masakit, hindi mo kayang tanggapin. Yo, pues, pagtapos ko sa piling sigat, sugat, ikaw naman na masisilat. Ako'y patpat sa pagangat, mabilis pa sa sibat. Ikaw, hindi ka butot balat, masiba sa pagkain kaya lalong bumibigat. Pero di ka umaangat, ako kadali niya ko bumibigat, butot balat kaya lumilipad. Yo, pero etong ungas walang lakas. Kaya sa isa buhay, maiiwan ang kataba. Wala ka ng pag-asang umangat, para kang balbas ni batas, mananatili ka sa baba. Baba! Tay, balot-balot, bisklero! So, you're talking about my bilbil? Gago, absyan, mangmang. Tignan nyo, isa pa lang. Paano pa kaya pag-anim na yan? At sinasabihan mo kung mataba? Gago, mapapahiya ka lang. Kasi pag nagkaroon ng lutuan sa battle na to, sunog ka na. Ako, nagmamantika pa lang. Kasi, kesa naman sa katawan mo, ang payat. Mukha kang mamang may TV na pagod sa kakapidal. Sa sobrang sakitin mo, may personal ka ng higaan sa ospital. Pukin ang inan to, sa akin magsisisi to. Butot balat lumilipad, putol sa akin yung PC mo. Pukin ang ina mo, don't pack with pistolero, Romano. Ha? Kasi titignan natin, delivery, style, presensya, obvious na carbon copy ka ni Juan Tamad. Pagkat sa pag-i-innovate ng bagong stilo, masyado kang naging sarap buhay. Pero nakalimot ka na yung mga carbon copy, bukod sa malabo, walang kulay. Kaya anong in-improve? In-improve? Palabas na lang yan ang bibig mong matabel. Mananatili kang carbon copy, pilit mo lang nilalagay yung sarili mo sa aksesoradong papel. What the hell? Nabuhay ka bilang anino ng iba? Pagkat sarili mong galing, hindi mo kayang mailatag. Pero nakakalimot ka na yung anino, kaya lang lumalaki kasi yung pinanggagalingan malapit na sa liwanag. Pero ako ang liwanag ng katotohanan. Oo, masakit ang totoo. Alam ko nagpapaka-arrogante ka sa bawat laban para pagtakpan mo yung pagiging totoy mo. Kaya Romano, hindi uubra yung pag-uumasta mo, loko-loko. Kung may lolo ka pa, lokohin mo na lang yung lolo mo. Kung umasta, kala mo di nakaranas ng pag-ibig, ano, piling mo matigas ka? Isa rin sa kinikilig sa love story nila, Popoy at Basha. At speaking of pag-ibig, yung girlfriend mong si Joanne Halili, idadamay ko din siya. Total mahilig ka naman mandamay ng syota ng iba. Magtitrisam tayong tatlo, nakatali ang kamay mo at paa. Tutumbungan kita, sabay papasubo ko sa kanya. Malamang sa mga susunod na araw, ikaw ay magjeta sa kangkang. Iiwanan ko siyang basang-basa, parang pumunta sa fiesta ng San Juan. Masakit, ha? Hindi ba ako ganito dati? Yan lang talaga yung mga nababagay sa mga katulad mong pabida. Maganda ka daw magsulat masakit ako magsalita. Kaya putang ina mo, ako yung wag mong inaaso. Mas ulul ako sa'yo. Nagpaluhod ka daw ng Panginoon, wala akong naaalalang lumuhod ako. At bilang kaparusahan, dadaling ko to sa albaryo. Tung walang sinasanto, paghahawakin ko ng rosaryo. Huwag kang umastang kumpiyansado, ikaw ay halatadong kabado. Huwag ka munang mamalato, gago di ka papanalo. Kung minamaliit mo ko sa labang to, nagkakamali ka tarantado. Mas marami pang lumuhod sa akin kesa sa simbahan dun sa Quiapo.
mo si pistolero maparitin o rebat sa akin, katay ka. Pag ako nagbalik, di lang basta bumabalik, tumatambay pa. Kaya bye-bye na. Tapos na ang iyong pagsabog, bayaw oras na para makita nila kung gaano ka kahina. Ganyan lang talaga kapag biglaan lang sumabog, sa una ka lang kayang pagtakpan ng ginawa mong usok. Pero pag nahipa na ng hangin, natatanaw muna na nasisira. Time! Time! Balon! Yo! Namalat ang puwit ng ina. Yo! Tangina ba! Yung talino ko daw dito sa harap ninyo, hindi ko mailalatag. Yung talino ko sa harap nila, kaya kong ilatag. At pag nagawa ko yung ilatag, ikaw ang gagawin kong papag. Tarantado na ito. Siya sabi ni Gago, ayan dali mong ilubog. Yung sinabi mong punchline kanina, nakalimutan ko lang, pero may linya si Sac Maestro nun. Magkaiba lang kayo, pero pareho lang ang tunog. Tarantado ka ba? Nakalimutan kasi mga sinabi ni Gago eh. Hoy, baboy! Anong joke? Taimik. Tarantado ka ba? Gago ka? Masyado ka mabula, hayop ka. Pabulain ko kaya yung bibig mo, parang pinalunong kita ng prize sa tindahan. May hawak daw akong rosario, tarantado. Ikaw nga itong mukhang sakristan sa simbahan. Kaya nga tarantado ka. Pagdating sa rebatan, hindi ka mahihirang. Ang dami mong sinasabi eh, yung kakaya mo sa pagre-rebat, parang yung tatak ng balanggut mo, 0-0, wala kang bilang. Yo! Ano ba tong gago na to? Ang tagal mo na paring matuto. May susi ka pa sa harap. Ano ba yan? Susi mo sa kubo. Gago ka kasi, hayop ka. Sa sinasabi mo na Tarzan si Krega, doon hindi ka naiiba. Susi mo yan sa bundok kasi sa bundok ka nakatira. Ako, game na. Game na. Ano ko lang yun? Yo! Ako'y probinsyanong magsasaka. Pero alam mo, may pakinabang ka sa magsasaka na to, taba. Kaya taba, magpataba ka pa, men. Pagtapos kitang patabain, gagawin kitang pataba sa tanim. May pakinabang tong pataba, kaya pag ako nagmalalim, ibaon mo ko hanggat gusto mo. Pero pag binaon mo ko, eto mismong pataba ang dahilan kung ba't mamumunga ang buto. Ikaw, yung mga pinupuntot ginagawa mong agulo sa battle, hindi mo makuwang ipagyabang. Kasi pagdating sa pagsulat, yung mga linya walang laman, kaya nag-iingles at nag-iinvento ka nalang sa laban, kasi doon ka lang nagmumukhang may alam. At balita ko, nung laban mo kayong Kiko, ang bigat mo daw mag-rebat. Patunay lang inawa, ang bigat mo daw mag-rebat, wala ka daw rebat na palya. Patunay lang inawa, wala kang silbi magsulat, umaasa ka lang sa rebat, dahil kung tutuusin, yun lang yung pinanalo mo sa kanya. Ako, hindi ako ganun kabigat magrebat, pero sibat dahil dilat kang bubulat ta sa pangalawang beses mo na pagpanik. Hindi sa lahat ng pagkakataon mabigat ka magrebat, kaya huwag kang umasa sa kakayahan mong magbalik. Natutong mo niya. Siksik ka lang sa taba, pero tugma mo'y di siksik sa laman. Mabigat ka lang sa timbang, pero barang bit-bit magaan. Dik-dik malamang tong singwik ni Badang. Maging masunurin, asa dibdib ko pa yan, kaya yung pinaglaruan ko, ligpit na naman! Kasi mahilig ka lang magsalita ng tapos. Kaya nung nilabas yung laban nyo ni G-Boy, kesa pakinggang ka, tol, di bali na. Di ba sabi mo sa akin, lalampaso mo si Krega? Pero ikaw yung nilampaso niya. Tangina ka. Kung makapagsalita ka kasi akala mo kung sino ka. Si M-Site niya, di umubra. Ikaw pa kayang pinaibzero niya. Yo, kaya yung dalawang Christian na ginodiyos nyo, pagtapos na to, magiging Diyos na totoo na. Dalawang Chris ang nawala ng buhay sa palad ko, kaya di lang Kristiyano ang pinatay ko. Kristo na! Yo, tangi na, tama na. At real talk! At real talk, sabi ni Shernan, Bonjing, nakakatakot ka daw kainuman. Kasi pag nalalasing, nagbubulsa ka daw ng pulutan. Tangi na mo! King ina ka! Ikaw ang pangalawang pinakamataba dito sa liga. Biruin mo, magpunta lang ako sa likod mo, di na ako kita.
laki na shit! Ang laki ng puwet, di ba? Tangina mo, bonding yung mabaho mo nga mo, hindi mo na yung matatago. Si Pistolero, pag nagpapabango, yung pabango bumabaho. Time, patong panat! Sinarapay ka natin! Oo! Oh, eto yung story nun. Nagiinuman kami ni Shernan. Kumuha ako ng pulutan, lumabas ako ng kalsada, nakasalubong ko to sa parlor. Gutom, nakita yung laman ng bulsa ko, sabi, Pistolero pa Arbor. Kukineng ina mo, mukha ka pang hindi kumakain, Romano. Yung itsura mo, kamukha mo yung tinae ko sa banyo. Kukineng inan to. Game, balikan natin yung issue tungkol sa 3GS. Bilang iyong kapitan. Bilang iyong kapitan, pagkat dapat mong maramdaman na nagkamali ka ng pagsabit. Dahil sa akin, magmimistulan ka lang pokpok sa Malate na matindi ang kapit. At kung totoo man, eto ha, kung totoo man, nasa iyo na to kung bibigyan mo to ng maling interpretasyon. Pero sa akin, bilang naunang membro ng 3GS, masakit makarinig ng bagay na ganyan. Kaya kung totoo man na yung 3GS, tinuling mo lang nakapatiran, ay tinuring mo lang nakapitan at di mo tinuring nakapatiran, ngayon pa lang makakaalis ka na, hindi ka na naming kailangan. Kasi mahirap magkaroon ng kagrupong nabubuhay sa kasinungalingan at hindi ko hahayaan na yung ganyang ugali ang magdulot pa sa atin ng alitan. Ang hirap kasi sa iyo, kaming kagrupo mo na, pinapaandaran mo pa ng ugali mo parang wala kang kinakatakutan, kaya dapat lang sa iyo yan, pinaprangka na makaramdaman naman ang kabatong pride ng kabanatuan. At ang lakas ng loob mong sabihan ng adik si Cerberus, isa ka rin naman sa mga tropang hataw ng hataw. Kapag bataknak ng puta, trip makipag-aito ay salangaw. Tiga mo nga oh, ang payat-payat mo na, magkakakain ka naman. Romano, mag-ingat ka. Ilang ubo ka na lang. Bangkay ka na agad sa edad mong pagkabata-bata. Yung itsura, pag kinalabugan mo ka, madidislocate yung baga. Kaya yung sinabi ni Shea na ako daw kaya tumaba, kain ang kain das hindi tumatae, tangina mas malala to sa akin. Ikaw nagtatay ka ng lahat, hindi ka pa rin kumakain. Kaya ibig sabihin, physically at mentally hindi ka healthy. Hingat ka, baka ka mag-collapse. Hindi mo kayang magdala ng pluma, kaya ang wak mo magsulat. Mga banatang taekwondo, masyado kang buhangin. Ha? Malabo mong mapabilib to. Pilit na nameplate at reference, yan ang estilong kadikit mo. Kaya papakitaan kita. Papakitaan kita. Kahit tumit-hit ka pa ng sangkatutak na isigar, pagdating sa akin, wala kang ibubuga bobo. Papahintuin ko yung takbo ng karera mo sa pagdaan mo sa red light. Parang Malboro. Pagkat ang budhi ko'y naaayon sa kulay ng iyong puwet. Black bat. Papasubuin kita ng etis na mighty, alam mo tawag doon? Jackpot. Pagkat maluwag na yung tornilyo ng utak mo, mukhang kailangan ng pasakan niya ng pilip. Sa tanggalan kita ng hope na mag-champion, ano man ang gawin mong pilit, kasi Pistolero wins tonight. At wala ka ng pag-asa pagago. Pagkatapos kitang lamunin sa laban na to, magiging party ka na lang ng tabako. Tabako. Wala daw tama. Yossi lang daw. Pwes, balutin natin yung tuyuntain ng pusa. Isipin mo na lang na yan ay ganja. Papatirayin kita ng durog na albatros sa ibabaw na nagiinit na plancha. Sige, tumira ka ng tumira hanggang si dinababaliw yung ulo. Sasabit ka sa likod ng palyadong jeep yung mukha mo sa harapan ng tambutyo. Tara, sama mo akong bumiyahe. Saluhin mo lahat ng usok at ang pagkamatay mo lang na hudyat na it's over. Rest in peace, putang ina mo Romano. At least pinatay kitang smoker. Yeah! Yo! Tangina ka taba! Pagadinibdiban daw ako, baka daw matanggalan ng baga. Eh ikaw, sa laki ng tiyan mo, mukha kang sa tiyan may bata. Tragtado ka ba sa bitaw mo, wala namang bago. Sa laki ng tiyan mo, mukha ka nagdadalang tao. Gago na to? Kala mo sino mag-utos? Tabako ka nga kasi pag sinindihan, madali ka lang maubos. Gumagawa pa lang reference sa sigarilyo, ako pa yayabangan. Eh, yung tabako, pag sinindihan, ubos. Pagkatapos, tatapangan. Hoy!
Tangin na seryoso, seryoso pa, pero para sa akin, napakasimple lang na makakaya niyang gawin. Kasi kung hindi niyo napansin, si Pistolero nakapantalon na, pero yung utak short pa din. Game! Ako na naman! Pero teka lang muna. 3GS gago, hindi ko binabasa yan. Si 3GS, sinabi ko, yun ay ating grupo. Yung tatak ng damit mo, bilog, madaling bilugeng, katulad ng yung ulo. Game! Ako na. Ako na naman. Yari ka ngayon, butoy! Alam nyo, sa lapad ng katawan ni Boy, braso niya lang yung binti ni Picoy. Sa liga, espesyal ka, Tisoy. Kasi ikaw yung mongoloid na pamangkin ni Pinoy. Ay, God. Kaya nga tinatakwil ka ni Philip, di ba? Ayip ka. Yung ama mo, ikaw lang ang kinakahiya. Mongoloid ka kasi. 12 anos ka na yata natuto magsalita. Ayaw. Eto, nung 12 anos, pag kumain, 12 oras. Kaya yung timbang mo, 2:30, haba ng leeg mo, 2:30. Kada yung sinasabi mo, sa ugat mo, nananalaita yung dugo ng mamamatay tao. Sa dugo mo, nananalaita, ay sa ugat mo, nananalaita yung dugo ng mamamatay tao. Mamamatay tao pa, puta. Sa injection nyo, takot ka. Kaya yung edits ni Gago, may plastic. Kasi nga, supot pa. Patawa-tawa pa, ulul! Ang ina mo, gago, sa mga tulad ng plastic, ako'y madamot dyan. Lahat kami sa sobrang init, nakaubad, ikaw di ka makapagubad kasi puro kakamot sa tiyan. Ito mo ba? Nakita nyo? On the spot pa lang to, si Gago, kung ano-ano sinasabi. Puro kamot sa tiyan. Aba, bagay na bagay ka sa Makati. Ina mo, Totongga, ang laki ng daddy mo, papiga. Sa tiyan mo, gago, kasya, kuneho na lima. Game na ba? Pabitaw-bitaw ka pa, wala ka namang lalalaman. Pagtapos na to sa entablado, iiwanan kita ang parantela na yun. Tignan mo, basahan! Basahan ka na, gago. O ano, di ba, kakaiba? Pulas ka ng pulas sa mukha, mukha mo kasi nagmamantiga. Ayo, gago ka ba kasi hindi ka na natuto sa laban? Yung mukha mo nagmamantiga, bagay na bagay ang kay Batas, yung mahilig daw magluto sa laban. Tangina mo, dudurugin kita pagkatapos na to kahit na itanggi mo. Lulutuin ka ni Batas gamit mantika pati karni mo. Kamuhaib ka. Eh ako talaga, gago, proud to. Proud to na ganito na yung kulay kahit sa dilim. Eh ikaw, kapupunas mo, tignan mo yung puti ng itim. Yan lang, yo. Yo, pinakamabigat na linya niya ng ahon, Menstorm X. At kaya daw, Menstorm X, para tunog malupet. Tunog malupet, puta. Ano'y naisip mo na yun? Kautuan? Kasi isipin nyo naman, kailan pa naging tunog malupit ang barang wala namang kahulugan? At yung sinabi mo kay Damsang Emil Ambert doon, di ba gawa mo lang yon? Sa bagay, sa paggawa ng linyang walang kabuluan, doon ka lang magaling. Wala kang talim, kaya huwag kang magangin. Dapat di ka na lang sumipo, total wala kang dating. Malata, gago. Talagang solid yung bitaw ko, pambitaw na. Yung bitaw ko, malata, eh, mas mukhang hilaw ka. Mas mukhang hilaw ka, gago. Sipin ko lang yung verse ko, ah. Mawawan. Hoy! Kasi eto si Pistolero, ginagawang bisyo yung katangahan. Kaya halos lahat, tignan mo, tinutukso ka. Sabi ni Delo, nagtanong ka daw sa kanya, tinanong mo daw kung yung patay minumulto pa. Huwag ka nagpapakateknikal, gago ka. Huwag ka nagpapakateknikal. Teknikal sa pagsusulat. Yung pagsusulat daw, gamay niya.
Tinapatan kita sa freestyle, lalaman ka sa akin kada round, pero kada round on the spot yung rebat ko, pinapatay ka. Pinapatay ka pre, eto, naalala ko. Yes. Ayaw, kasi yung kukoti mo sumasayad. Laman ng sintido mo nasa talampakan. Kaya paano ka uusad sa larangan kung kada hakbang sariling utak mo yung tinatapakan? Kaya ito pag nasiraan to ng bait, wala nang kinikilala. Parang sinaniba ng masamang espiritu. Pag ito nasiraan ng bait, wala nang kinikilala. Gago! Pag ginagamit mo yung estilo ng ibang katauhan, doon lang nawawala yung sarili mo. Doon lang nawawala yung sarili mo. Kaya simula mo lang tumakbo. Pero okay na yun. Nakapat na ako. Sabi nga ni Sir Arik, tatlo lang. Time flat to again para sa laban niyo. Yo, flat top, vuelta pa rin to ang 2. Nandito pa rin B-side. Grabe yung laban na yun. Pistolero versus Romano. Flat top is abang best para sa kanilang pareho. Ang boto, 4-3. Tutuloy pa sa buhay tournament. Pistolero! Romano! Pasensya na, nakalimutan ko yung first one. Okay na kita yan! Hirap huminga! Yan, di ko na patatagalin. Round 1, binigay ko kay Romano. Tapos, round... Ay, tama, Romano. Tapos round 2, nanlamya kasi si Romano. Kaya binigay ko kay Pistolero. Pagkatapos, yung round 3, bibigyan ko sana ng points si Romano dun sa freestyle niya sa gitna. Kaso, parang naging kahinaan niya yon kasi inamin niya na nawala siya. So, parang hindi niya nalang ginamit yung Art of War na yung kahinaan, i-convert mo sa kalakasan. So, minainos ko na lang yung freestyle niya. Tapos medyo yung performance niya, bababa ng bababa, kay Pistolero, dire-direcho lang. Yun lang, Pistolero. Yo, Delo, sa akin, binoto ko Pistolero. Ayun, yung sinabi lang ni Flick kasi hindi na kami makahinga. Bababa na kami doon. Pistolero. Saan ako napapaliwanan? Yo, Elvis, yung judging ko per round. Round 1 binigay ko kay Romano. Second round kay Pistolero dahil na-joke si Romano. Third round kay Romano kasi kahit nalimutan niya yung verse niya, gawa niya naman ang paraan sa mga on the spot niya. Romano. Yo, Lil Jan, binigay ko yung boto ko kay Pistolero. Unang-una, bakit? Tournament to, dapat naghahanda tayo sa lahat ng laban natin. Huwag tayong umasa puro sa freestyle lang. Lahat ng MC kayang gawin yun. Pero hindi lahat ng freestyle papasok. Kaya sana Romano, next battle mo. Paghanda mo lang. Yo, target, basic line. Shots fired. Binoto ko yun si Romano. Kahit na nung round 3, nag-stumble siya. Na-overcome niya kasi yung slip-ups at kaya yung round 1 and round 2 niya pinakita ko likas na mas malakas kesa kay Pistolero. Kung siguro kung ginamit ni Pistolero yung rebattle ability niya, medyo magdidikit sila ng gusto. Pero all the way Romano. At binabati ko pala si Kevin Milano at si Kevin Del Rosario, si Junel na mga na-research word. Mami J, binabati kita. Yo, rapido ang binoto ko nga pala si Romano. Hindi ko nabibigyan ng mga explanation. Parang panorin niya na ilaban ko kay Shernan. Parang ganun eh, more entertaining yung ginawa ni Romano. Kahit sabihin natin nag-isip planado yung bara ni Pistolero. Iba pa rin yung dating sa tao talaga eh. Kailangan talaga isama mo yung tao sa mga sulat mo kung paano mo sila maaakit, kung paano mo sila makakatch yung attention nila, pati yung paghanga. So overall talaga nakuha ni Romano. Para sa akin yun, sa akin. So yun. Last ba, binoto si Romano. Kasi si Romano, yung mga barat niya simple lang, pero lahat kasi pumasok. Si Pistolero kasi, may mga technical siya na bara. Pero para sa akin, parang hindi gaano sumusuntok eh. So, pinili ko si Romano dahil yun, mas may impact. Kahit simple lang yung mga lines niya. Pero, napitong laban.